Magandang araw sa ating lahat. So ngayon ay magagawa tayo ng snacks. So ang gagawin natin ay binigit. Ito yung tawag sa amin sa Bisaya na binigit, at sa Tagalog naman ay bilo-bilo. So yung ingredients namin sa paggawa ng binigit ay ito. Siyempre itong hinog na saging, saba. Tapos meron ding gabi, o yung tawag sa amin is garlan. At meron ding kamote. At syempre itong rice cake o pellet na 1/2 kilo. At saka yung brown na sugar na pampatamis, 1/2 kilo din. At syempre hindi makumpleto ang ating binignit o bilo-bilo kung wala ang gata. So meron tayong gata na ito, na ano na rin na to, dalawang piraso ito na buko. At tapos may binaba din ako dito na overnight. Itong pina-overnight ko ito na munggo at saka sago. So yung unahin nating lutuin is itong sago at saka munggo at saka itong rice cake para sila'y lumambot. So yan, mag-start na tayo. Ayan guys, i-check natin ang ating munggo at saka yung rice cake kung malambot na ba. Ayan, nag-expand na at yan, pwede na siyang lagyan ng tuno. Yan, malambot na. Oh, tingnan niyo, diba? Malambot na. So ang ilagay na natin itong tuno, yung huling piga natin na tuno. Tapos ilagay natin itong kamote at saka garland para lumambot din ito. So ayan, hintayin lang natin itong kumulo at lumambot itong ating kamote at saka gabi. Saka natin ilagay yung unang gata o yung creamy na gata at saka yung saging. Ayan. Pakuluan muna natin ito. So yan, tingnan natin. Kumulo na rin.
medyo hindi pa masyadong malambot itong ating gabi at saka kamote. Pero ilagay din muna, ilagay din natin itong ano, saging. Yan, para mas madali siyang maluto. Yan. So pag maluto na ito, malambot na itong lahat ng ingredients natin, tsaka natin ilagay ang ating creamy na gata o yung unang tiga na gata. Yan, check natin itong ating nilotong binignit. So, parang malambot na talaga itong ating mga ingredients. Itong saging, gabi, at saka kamote. So, pwede na natin ilagay itong ating creamy na gata. Yung unang napiga natin na gata. So, ito. So, ito ilagay natin. Tapos haluin lang natin. At pagkatapos ay lagyan natin ng 1/2 kilo ng brown sugar. Yan. Para tumamis talaga itong ating binignit o yung tawag ay bilo-bilo. Yan. Tapos haluin natin. Yan. Para ma-dissolve itong ating gata at saka yung brown sugar. Yan. Haluin lang ng maigi. Yan. Tapos ay pakuluan natin ng ilang minuto at kunin natin sa may apoy. So takpan muna natin at pakuluan. So yan, i-check na natin para sa panghuling kulo. Oh yan, kumulo na siya. Yan. Wow, tingnan nyo. Creamy siya mga kapugo. Tingnan nyo. Yan, di ba? Yan. Tapos na ang ating binignit. Ikima na. So, ayan. Kunin mo natin itong kaldero sa may apoy. Tapos, tikman natin kung pasado pa. Masarap. Tikiman time! Ayan, masarap itong mga kapote niya, no? Creamy itong ating binignit. So, medyo mainit pa. Tama lang yung tamis. Yung 1/2 na brown sugar. Sarap. Creamy talaga siya. Pag dalawang buko o dalawang niyog ang gagamitin niyo. Yan, dalawang pieces. Masarap yung sabaw. Yan, kain tayo. Salamat sa panonood. Creamy, creamy binignit. Mm.